Good day! Are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about Open Educational Resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to our Itulay online tutorial in Discipline and Ideas in the Applied Social Science, Quarter 3, Week 8. So for today, we are going to discuss the following topics: Goals and Scopes of Communication, Principles of Communication, and last, the Elements and the Levels of the Communication Process. Ako po ang inyong makakasama mula 5:20 hanggang 4 o'clock. I am Tutor Shella in Senior High School Discipline and Ideas in the Applied Social Science every Thursdays from 5:20 to 6 o'clock p.m. So live din po tayo ngayon sa DepEd EdTech Unit sa Facebook, same as sa DepEd Philippines at sa atin pong YouTube DepEd EdTech Unit at pati rin po sa ating DepEd TV. So, ngayon pong hapong ito ay isa na naman pong makabuluhang hapon para po sa ating lahat. So, ngayon po ay marami na naman tayong matututunan sa loob ng 40 minutes na ating talakayan at palitan po ng kuro-kuro at mga kasagutan. So, para po sa ating quarter 3 at ating week 8, alamin po natin ano po ba ang objectives ng ating tutorial for today. So, sabi rito, at the end of the tutorial, you will be able to identify the goals and scope of communication,
Ang ikalawa po ay demonstrate comprehension of principles of communication. At ang ikatlo ay describe the elements and levels of communication process. Palagay ko po marami po sa inyo ngayon ang makaka-relate sa ating pong topic, especially ang topic po natin ay communication. Now, so bago po natin simulan ang ating pong talakayan, ay gusto ko lamang po kayong kumustahin kasi kahapon po ay nagkaroon ng intensity 5.8 na lindol at dito po sa amin sa Silang Cavite ay ramdam po namin ang lakas po nitong paglindol. Buti na lamang po ay walang aftershocks. So kayo po aking mga kasama ngayong hapon po, ano po ang inyong nararamdaman o ano po ang inyong naramdaman kahapon noong pong nagkaroon ng intensity 5.8 o ito ba ay naramdaman nyo po sa inyong lugar? So, mamaya po akin pong babasahin ang inyong pong mga mensahe kung ano ba ang pakiramdam ng maramdaman nyo itong intensity 5.8. Especially me, ako po ay nandito po sa itaas ng aming bahay. Kaya po nung ito ay mangyari, ako ay medyo kinabahan kasi actually ako po ay ongoing ang meeting habang po ito ay nangyayari. Now, atin po munang balikan kung ano po ang ating pinag-aralan noong isang linggo. So sabi natin, ang ating talakayan ngayon ay about communication na sa ating pong week 8. Balikan lang natin ng kaunti at maikli kung ano po ang ating talakayan para sa hapon na ito. So ito po ang ating magsisilbing review para po sa ating hapon na talakayan. So, ito po, ang sabi dito, ano daw po itong salita wherein a situation where you must make a difficult choice between two or more alternatives. Ano daw yung tawag sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong mamili sa dalawang bagay, sabi dito, na maaaring positibo at negatibo ang maaaring idulot. So tingnan natin kung inyo pong matatandaan kung ano itong salita na ito. So, basahin po natin. Ito po yung ating scrambled letters. So, ang ating scrambled letters ay merong L, merong C, merong E, by THAI para sa unang word or first word. At sa second word naman ay MLIADME. So, tingnan po natin, ano kaya yung ibig sabihin po nun? Sabi, ito daw is a situation where you must make a difficult choice between two or more alternatives. Pagdedesisyon daw ng isang social worker sa dalawang bagay o higit pa na maaari po na kailangan niyang bigyan ng desisyon o kailangan niya pong pag-isipang mabuti. Sa mga pagkakataon na ito o sa sitwasyon po na ito, ano yung tawag natin dito? O ano yung tawag sa sitwasyon na to? So again, ang ating pong mga scrambled letters ay L, C, E, T, H, A, I para sa ating pong unang salita at para po sa ating second word, we have M, L, I, A, D, M, E. So, para hindi na po tayo magtagal, so atin pong balikan, kung akin pong nababalikan, akin pong natatandaan, ito pong ating word na sinagsasabi na kung ano ba yung sitwasyon kung saan kailangan mo mamili sa dalawa o higit pa na napakahirap na desisyon. So, ang tawag po natin dito ay ang ethical dilemma. Yan, sabi natin, no? Ito yung pagkakataon na isang social worker na iipit sa isang sensitibong sitwasyon na kung saan kailangan niyang malaman ano ba yung tamang desisyon. At sabi nga natin, sa mga panahon na nalilito na ang atin pong social worker, ang tangi lang po niyang solusyon para po dito ay balikan ang code of ethics kung saan nakasaad, kung ano ba ang dapat na gawin ng isang profesional na katulad niya na isang social worker. Now, so ngayong hapon, atin pong simulan ang ating talakayan, atin pong simulan sa pamamagitan ng pagsasabi o ng salitang communication. So what does communication mean? Sabi natin, communication comes from the Latin word communicare. So anong ibig sabihin ng communicare? It means to share, ibahagi, to unite, pag-isahin,
or to join, sa isali, or to have things in common, may isang bagay na kayo po ay pagkakapareho. So sabi natin, ito ay isang proseso kung saan naghahatid tayo ng mensahe o nagpapalit tayo ng ating mga ideya or thoughts with one another at sinasabi natin ito ay in a non-verbal or verbal manner. Within the communication, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na mutual understanding. Kasi nga, nagkaroon kayo ng palitan ng ideya, nagkaroon kayo ng palitan ng kuro-kuro, nagkaroon kayo ng palitan ng verbal at non-verbal, ibig sabihin, pasalita, at pag sinabi naman nating verbal, maaaring ito po ay ang ating paggalaw o ang ating body languages. Now, so sabi natin, what could be the principles and characteristics of communication? Ano-ano ba ang mga principles and characteristics of communication? Hi, Miss Pamela Ikayan. Magandang hapon po sa inyo and salamat po sa inyong pagpunta at pakikinig ngayon pong hapon sa atin pong talakayan. Yan. So, ano ba yung communication? So, sabi natin, communication is a schemata-driven. Ano ba ibig sabihin ng schema? Pag sinabi po nating schema, ito po ay yung iyong kaalaman na natutunan or stored knowledge na po natin na natutunan sa atin po mula po pagkabata hanggang sa atin po ay lumaki. Ito po ay nagsisimula sa sarili. You begin with what you have already stacked in your brain or with what you have already known or communicate or understood about the subject matter of the communicative act. Ibig sabihin, ano yung alam ko na noon? Nakakapag-communicate ako base sa kung ano na yung nandoon sa aking utak. Ano na yung aking kaalaman? Sabi natin, these transmitted images become understandable or meaningful because of your innate or old knowledge about the messages. Anong ibig sabihin natin dyan? So sabi natin, nagkakaroon ng kahulugan itong mga mensahe na to at ito ay nagkakaroon ng meaning sa isang tao base na rin sa kaalaman na natutunan niya noon pang mula siya ay magkabata o magkamalay o magkaisip. Yan. Next, ang ikalawa. So, sabi dito, communication as is an interpretative act. Bakit kaya sinabi nito na interpretative act? Sa ating pong communication, tanging lamang nakakaalam kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang sinasabi ay ang sender o ang nagpadala ng mensahe. Bakit? Siya lamang ang may nakalam kung ang kanya bang sinasabi ay ito ba ang tunay na kahulugan na gusto niyang matanggap noong receiver. Kasi maaaring may sinasabi siya, katulad na lamang halimbawa, sinabihan ka ng isang nandiligaw sa iyo na mahal kita. Para sa kanya, para sa receiver, kung mahal niya itong lalaki, maaaring ang interpretasyon niya ay mahal nga kasi sinabi nga yung salitang mahal kita. Ay baka naman mamaya itong mahal kita ay sinendaman pala sa lahat ng mga nasa text, nasa kanyang contact, sa kanyang messenger. Parang nakakalungkot. So sabi nga natin, hindi natin malalaman kung ano yung tunay na definisyon ng pagmamahal o ng salitang mahal kita. Ito ay malalaman lamang base na rin po doon sa naghatid nung salita at kung ano po yung kanyang behavior o kanyang pagkatao, kung dapat ba siyang paniwalaan o hindi. So sa kabuuan, sinasabi natin, it's only the person who knows the exact or full meaning of the message transmitted in the sender or speaker. Yan. Next, so sabi natin, communication is active, powerful, or forceful. Sabi natin, ang isang mensahe ay may iba't ibang epekto sa mga nakikinig at sa kung anumang sitwasyon. So, atin pong talakayin yung pong nangyari nito recently dito po sa ating mga balita. Ito po yung pinakasikat na balita noon, yung pangangampanya po daw ni atang ating dating pangulo na si ng ating pong pangulo rather na si President Rodrigo Duterte noong pong panahon ng kampanya. Ang sabi po, I will ride a jet ski, white jet ski while bringing the Philippine flag. Ito po yung sabi niya, sinasabi niya doon sa West Philippine Sea para daw po malaman ng mga Chino o ng atin ng China po kung ano talaga o para kanino talaga ito pong
kalupaan na ito o itong bahagi ng karagatan na ito. So, shout out po tayo kay Mr. Irvy Limosera ng Linahan. Good evening din po. Watching daw po siya from Davao Region. Yan. So, sabi natin, itong mensahe ng Pangulo nitong nakaraang kampanya ang isa sa nagpanalo sa kanya. Dahil noong mga panahon na yun, talaga namang napaka-tindi ng issue na ito tungkol sa Pilipino, sa ating pong West Sea. At ito po ay malaking issue para sa ating mga mangingisda doon. At ito ay naghatid ng madaming impact sa iba't ibang tao. So sabi nga natin, yung mga mangingisda, sobrang tuwa nila at pinaniwalaan nila ito. Yung iba naman ay hindi naniwala sa sinabi. Pero sabi nga natin, kung naniwala o hindi, ito yung epekto ng communication. Sabi natin, it is very active, powerful, or forceful. Kung totoo ito o hindi, tanging yung sender lang yung nakakaalam. At lahat ng nabahagahaginan ng mensahe na ito, ito ay nakatulong sa kampanya ng ating Pangulo sa ngayon. So, ito po ay isang malaking, okay, example o halimbawa kung gaano ka-powerful yung communication. Sabi nga natin, so, magandang hapon po, Mr. Ronilo Porochak Romero from watching from Occidental Mindoro. Yan, sabi natin, no, lalo na yung atin pong mga kababayan na mangingisda, malaki po yung naging epekto nito sa kanila, knowing na ito yung kanilang kinabubuhay. Yan. So, let's have another one. Meron tayong sinasabi na communication is symbolic, sabi natin. Pag sinabi nating symbolic, katulad po ng nauuso ngayon kung titingnan natin. Yung symbolic po, sinasabi natin katulad ng uso ngayon, yan, yung pag sinabi mong I love you, simple lang. Sa Korean po, yung heart sign nila ng I love you o ng heart. Ayan po, I heart you. Sabi natin, maaaring ito ay verbal o hindi verbal. So, isa-isa pamamaraan ito ay ang mga symbolic na pakomunikasyon. So, sinasabi natin na ipahahatid ng sender ang nilalaman o ang mensahe na gusto niyang sabihin. Depende po ito kung paano niya ito sinabi at kung sino ang nakikinig dito. At ito ay maaaring verbal o sinasabi natin na non-verbal. Yan. So, ano-ano ba yung tinatawag nating elements of communication? So, meron tayong mga iba't ibang elemento ng communication. So, tingnan po natin ang ating pong nasa screen ngayon. So, sabi natin, meron po tayong tinatawag na sender. Si sender, ang tawag din po natin sa kanya ay encoder. Sabi natin, he or she is the one to decides the message to be sent. Siya yung nag-iisip, ano ba yung mensahe na aking ipapadala? So sabi natin, all of this is done bearing the receiver in mind. Sino ba yung tatanggap ng aking mensahe? So, ang isang tao na nagsasalita, tinitingnan niya, sino ba yung aking audience? Sino ba yung aking sasabihan? Kasi kung sino yung sasabihan niya, ay malalaman din niya kung paano niya sasabihin ang mga salitang bibitawan niya. Sabi natin, it is his or her job to conceptualize. Isipin mabuti, planuhin mabuti kung paano niya ito sasabihin sa tao. Kasi sabi nga natin, malaki ang impact ng mga sinasabi ng sender base dun sa audience na meron siya. Next, ikalawa. Siyempre, isang elemento or elements of communication, we have the message. Sabi natin, this refers to what needs to be delivered or imported to somebody else. Sabi dito, ito yung gusto nating sabihin o ipahayag doon po sa taong paghahatiran natin ng message. So, ano po yung una? Una po ay ang sinasabi natin na sender o tagapagpahatid ng mensahe. At yung kalawa ay ang message po ang sinasabi natin na mensahe. Next, let's have the third one. Sa third one po, sinasabi natin receiver. Sino ba yung receiver? Siyempre, kung may nagbato, merong kailangan tumanggap ng mensahe. Ang tawag po natin sa kanila ay the receiver or the listener of the message, the one who does the decoding. Pag sinabi natin ng decoding, merong nag-encode, merong nagpasa ng mensahe. Sino ang magre-receive? Sino mag-i-interpret? Ito po yung tinatawag natin na listener. So, o tinatawag din natin na receiver. So, meron na po tayong tatlong elements. Si sender, si message at saka si receiver.
Next, let's have the next one. Ang susunod naman ay ang channel. Sabi natin, pag sinabi nating channel, sa paano ba inihatid ang mensahe? Ibig sabihin, paanong paraan? Ito ba ay pasalita? Ito ba ay sa radio? Ito ba ay sa social media? O paano nga ba ito ipinahahatid ng isang sender? Parang kung ikaw ay isang guro, paano mo ipapahatid ang mensahe mo sa mga mag-aaral, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya? Kung ikaw naman ay isang mag-aaral, paano mo ipapahatid ang iyong mensahe sa iyong guro? Lalo na kung hindi mo maintindihan yung ibang lesson. Kaya sabi ko sa inyo, mag-watch na rin kayo ng Itulay para at least ay mabawasan ang inyong isipin at matulungan na rin kayo sa mga gawaing pampaaralan. Now, punta naman po tayo sa susunod. So, we have the sender, the message, the receiver, and the channel. Sabi natin, the sender, siya yung naghahatid ng mensahe o yung tinatawag natin na encoder. Ikalawa, message, ano yung mensahe na ipinapahatid? Ikatlo, receiver o yung listener, sino yung tatanggap ng mensahe? At ang ikaapat po ay channel, sa paanong paraan ipinadala ang mensahe. Now, we have number 5. So, ang atin pong ikalimang elemento ay ang tinatawag natin na feedback. Ibig sabihin, kung may pinadala kang mensahe, natanggap ito ng receiver sa pamamaraan na halimbawa ito po ay sa radyo, sa TV, sa social media, o kaya sa text, o sa harapan, o sa kung paano pang pamamaraan, kailangan magkaroon din tayo ng feedback para malaman natin kung ano yung sagot doon po sa ating mensaheng pinadala. So, the only way the message, the only way the speaker knows the message has been received, it is based on the interpretation of the message or the listener. Sabi natin, ano ba o ano yung reaksyon? Ano ba yung sagot dun sa tanong? Ano ba yung reaksyon ng isang listener o ng isang receiver doon po sa sinabi ng sender? So sinasabi natin ha, na kailangan magkaroon ng feedback mula doon sa listener para malaman ni sender kung ito ba ay natanggap niya. So sinasabi natin, kapag hindi nag-react si listener, ito rin po ay isang feedback. Sabi nga natin, reaction, good reaction, with reaction, or no reaction is a reaction at all. Feedback pa rin po yun. Ibig sabihin natin, may reaction man o wala, meron pa rin feedback. Ngayon, kung hindi siya nag-react sa sinabi mo, meron din siyang dahilan kung bakit. O maaaring ito po ay isa ring mensahe na gusto niyang ipahatid. Now, let's have the sixth one. So, sabi natin, we have the sender, we have the message, we have the receiver, we have the channel, we have the feedback. Now, let's go to number 6. So, sabi natin, ang number 6 natin ay ang tinatawag natin na context. Yan. Pag sinabi natin context, it is the environment where communication takes place and may include socio-cultural factors, the status and role of the communicators, rules, and the like. Pag sinabi natin context, saan ba isinagawa para ipahatid yung komunikasyon? Halimbawa po, ang atin pong Pangulo, nagbibigay po siya ng kanya pong pagpapahayag tuwing gabi sa pamamagitan ng telebisyon tungkol sa mga desisyon niya o sa mga kanyang update sa mga pangyayari po sa ating bansa, kasama po ang kanyang IATF team o ang tinatawag nating Interagency Task Force at pati na rin po ang kanyang mga advisors. So nalalaman natin, ano ba yung paano niya ginamit ang salita? Paano niya ipinapahayag ang salita? Sino ba yung kinakausap niya? So sabi natin, yung konteksto kung paano siya sasabihin ay nag-iiba base dun sa kung kanino niya sasabihin. Example, pwede rin maaari naman ang isang nanay sa kanyang anak. Paano ba makipag-usap yung isang nanay? Paano niya ba kausapin yung anak niya kapag hindi siya okay o kapag galit siya sa anak niya o kung paano niya ito kinukommunicate kung kay ito ay may problema? Sabi natin, maaaring ito rin sa loob ng klase, paano makipag-communicate ang kaklase sa kanyang kapwa-kaklase?
may ibang pamamaraan din po iyan. Halimbawa na pang po, paano makipag-communicate ang isang lalaking nagmamahal o isang teenager na nagmamahal doon sa kanyang minamahal na kapwa niya kaklase? So, iba't ibang forma, iba't ibang konteksto, iba't ibang environment. So, sabi nga natin, sa larangan po kasi ng komunikasyon, lalo na po ito kapag mga indigenous people, meron po silang mga kultura. Sabi natin na itong kultura, dapat alam po natin. Kasi baka mamaya, may isang bagay na okay pala para sa iyo, ngunit sa kanilang kultura, ang salitang ginamit mo ay hindi katanggap-tanggap. So, makikita natin na, o maaari namang hindi ka man nagsalita, pero sabi nga natin, meron tayong tinatawag na non-verbal communication. So, pag sinabi nating non-verbal, sinasabi natin na yung kilos mo ay parang may sinasabi kahit hindi ka magsalita. Now, let's have the next one. So, sabi natin, meron tayong sender. Meron tayong message, meron tayong receiver, meron tayong channel, meron tayong feedback, meron tayong context, at ngayon, meron naman tayong tinatawag na noise. Pag sinabi nating noise, ito yung barrier sa communication. So kanina sinabi natin may channel, may pamamaraan or medium, meron tayong context, saan ba ito ihahatid ang mensahe, anong klaseng environment ihahatid ang mensahe, sino yung audience. Ngayon naman po, yung noise. Itong noise na sinasabi natin, ito yung mga hadlang sa komunikasyon. So karaniwan ang sinasabi natin, pag noise lang, ingay na naririnig ng Latin sa ating paligid. Pero sinasabi dito, sa ating elements of communication, yung noise, hindi lang ito sumasalamin sa ingay na naririnig natin sa labas. Maaaring noise or can be a physical noise. Anong ibig sabihin? Maaaring ito ay choppy connection. Ibig sabihin, buti na lang ngayon, stable ang aking connection kahit po ako ay nandito sa aming tahanan. So sabi natin, ito ay isang pamamaraan ng komunikasyon na hindi nga ingay. Pero sabi natin, pag hindi ka naman makakonek, paano naman tayo makakapag-deliver ngayon sa ating itulay? Ang ikalawa naman po, ay maaari rin ito po ay tinatawag natin na psychological noise. Ito ay noise sa atin pong sarili na. Sabi natin, kapag stress ka na, ito, isa po yung noise na ating nararamdaman. Sabi natin, nagkakaroon ito ng epekto kung paano natin sinasabi yung salita. At nagkakaroon din po ito ng epekto, the attitude of the communicator towards each other. Ibig sabihin, ano ba yung kayong dalawa na magkausap, ito ay isang may barrier sa communication nyo na kailangan nyo ding alamin. So, ibig sabihin, halimbawa, kung kayo ay magkapatid at kayo ay magkagalit, merong barrier, communication barrier. Kaya tinatawag natin may noise. Yung communication barrier, it's more of psychological and emotional. So, ito yung malaking hadlang para maitransmit ng tama yung communication. Now, let's have the next one, the effect. This time, sabi natin, meron tayong konteksto, meron tayong noise o barrier, meron din tayong tinatawag na effect. Dun sa sinabi mo, ano yung naging epekto? Ano yung naging resulta? Ano yung consequence? So, sinasabi natin, kung maganda yung sinabi mo, maaaring maganda rin yung pagtanggap. Maaaring ito ay maging isang pasasalamat. Maaaring ito ay maging isang galit sa iba. Depende kasi ito kung paano mo ginamit yung mga salita at kung sino yung mga kasama mo. Habang ikaw ay nagsasalita, sino yung audience mo? Yan. So, sabi natin, ito yung mga isang dapat nating tandaan. Sabi natin, halimbawa may sinabi ako, walang naman naging reaksyon. Sabi natin, lack of result. So, kung lack of result po ito, ibig sabihin, this is still an effect. Ibig sabihin, yung sinabi mo, walang dating para doon sa mga sinabihan mo. Yan, ibig sabihin, may gusto kang ipahatid na mensahe pero parang hindi nila tinanggap ito base sa gusto mong ipahatid o sa pamamaraan mo ng iyong paghahatid ng iyong mensahe. So, balikan po natin ang ating mga elements of communication. Sabi natin, number one, sender. Sino yung nagpadala? Ikalawa, sabi natin, message. Ikatlo, sabi natin, receiver. Ikaapat, channel. Ikalima,
feedback, ika-anim, context at ika-pito ay noise at ang ika-walo ay effect. Yan po yung tinatawag natin na elements of communication. Now, so bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, so atin po munang pag-usapan kaya paano ba natin na ipapahatid yung mga mensahe natin, lalo na nitong nakaraang panahon ng Mother's Day. Naipahatid ba natin ating mga viewers ngayon? Paari ko bang malaman paano ba ipinahatid ng inyong mga anak, ng inyong mag-aaral, o ng mga magulang ninyo? Paano ipinahatid ang pagbati o pasasalamat o ang pagbati nyo? Paano nyo binati yung mga magulang nyo sa ng Happy Mother's Day? Ano yung naramdaman nila? At paano nyo ba sila binati? Naipahatid nyo ba ng tama ang mga gusto nyong ipahatid sa kanila? So, babalikan ko po kayo mamaya habang po tayo ay naghihintay ng inyong mga sagot. Now, tapos na tayo sa elements of communication. Punta naman tayo sa ating ikatlong topic. So, sabi natin, meron tayong mga tinatawag na levels of communication. Pag sinabi nating levels of communication, ay tinitingnan natin yung paano nakikipag-communicate, para saan yung communication, ano yung forma ng communication na ito. Okay? Ibig sabihin ng levels, merong hierarchy. Level 1, level 2. Pero ito po ay level base sa kung paano natin iniahatid yung mensahe. Yan. So, let's have number 1. Sinasabi natin is the intrapersonal. Pag sinabi nating intrapersonal, ito po yung komunikasyon kung saan yung tao, siya na yung speaker, siya pa rin yung receiver. So, sinasabi natin, example nito, yung kapag nag-journal tayo o kung minsan nagre-reflect tayo. Sinasabi natin, tayo na yung naghahatid ng mensahe sa ating sarili, tayo rin yung nagre-receive ng mensahe sa ating sarili. So sabi nga natin, napakalaking factor ng pagre-reflect sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Hindi lang bilang isang mag-aaral, hindi lang bilang isang guro, at hindi rin lang bilang isang anak, o hindi rin lang bilang isang kaibigan. Ito ay nakakatulong para po tayo, bilang isang bahagi ng lipunan, ay malaman natin ano ba yung mga bagay na aking gustong ipahayag, ano ba yung naging epekto nito sa tao, ito ba ay mabuti o hindi ba naging mabuti ang epekto nito sa tao. So sinasabi natin, pag ganito po, sinasabi natin na ito ay intrapersonal. Ito ay refers to communication that centers on one person, where the speaker acts as both the sender and the receiver of the message. At ang halimbawa po natin ito ay sa mga panahon na tayo po ay nagre-reflect or nag-iisip. Next, let's have the second one. Ang ikalawa po natin ay ang tinatawag nating interpersonal. Sabi natin intra from the word itself, sa loob o sarili, self. So sabi natin, next inter, ito po ay pakikipag-ugnayan na sa ibang tao. So sabi natin, pag sinabi natin na interpersonal, sinasabi natin, it refers to communication between and among people and establishes personal relationship between and among them. Sabi natin ha, ito ay pakikipag-ugnayan mo sa mga tao at pagkakaroon ng isang rapport o ugnayan. Sabi natin, naghahatid ka ng mensahe at dahil sa paghahatid mo ng mensahe, nagkakaroon kayo ng ugnayan dun sa mensahe. So sabi natin, ang isang magandang, meron tayong uri ng communication na interpersonal. Dalawa po yan. Una po yung tinatawag nating dyad o yung kayo lang dalawa. Ang ikalawa naman po, ang sinasabi nating two people. Nagko-communicate yung dalawang tao. Okay? So, sinasabi natin pag sinabi nating dyad. At ang isa naman, ang sinasabi natin ay yung pakikipag-communicate mo sa mas madami pang tao. So, ang isang magandang halimbawa nito ay ang sinasabi ko kanina pa na halimbawa ang isang mag-aaral ay hindi niya maintindihan.
yung tinatawag nating lesson, lalo na sa panahon ng pandemya at sa dami na rin ang lesson, ay minsan ay nalilito na tayo mga kayong mga mag-aaral. Paano nyo ipinahatid ito sa inyong mga guro? Ang tawag natin dyan ay interpersonal. So, sinasabi natin, meron din tayong tinatawag na small group communication. Dito naman, 3 hanggang 12 na tao yung participant sa usapan. Karaniwang kung kami mga guro, ang tawag namin dito, lock session. Pag kayo namang mga kabataan, tawag nyo dyan, barkada. Okay? O kaya naman tinatawag nyo sila na tropa. Next, let's have another one. So, sabi natin, we have the next one. Ang sabi natin is public. So, sabi natin, ito na yung pangmalakihan. Kanina, dyad. Kanina po, sinabi natin ay group. May dyad, dalawahan, group. Next, sunod natin, public. Ito po ay tinasabi natin na malakihan na. Okay? Pangmaramihang tao na. Next, we have the mass communication. Ito po ang ibig sabihin ng mass communication. Ipinahatid natin ang mensahe, maaaring sa telebisyon, sa radyo, sa magazine, sa newspaper, sa billboard, sa internet, or other types of social media. So, example po nito, maaaring yung mga SONA na dinililiber ng ating kasalukuyang presidente at yung mga dating presidente. At sabi ko nga, yung tuwing nagkakaroon po ng public address ang atin pong Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay isa ring halimbawa. At ang isa naman po ay ang tinatawag natin na computer-mediated communication. Sinasabi natin, ginagamit ang computer, ang teknolohiya sa paghahatid ng mga mensahe. Example po nito, yung sa messenger, ay ikalawa po ay yung sa email, o maaari naman sa personal website, o ngayon po ay ang video conferencing, chat rooms o yung social media. So, sinasabi natin, pag computer-mediated communication, ito na po yung tinatawag natin na taking place in computer and internet-based technology. So, meron tayong limang uri ng levels of communication. So, una, intrapersonal, ikalawa, interpersonal, ikatlo, public, ikaapat, mass communication, at ang ikalima ay computer-mediated communication. Yan. So, natapos na natin ang ating aralin ngayon. So, atin na pong puntahan ang susunod nating activity o may natutunan ba kayo ngayong hapon na ito? So, ating alamin kung tayo po ay may natutunan ngayong hapon na ito. So, balikan natin ang ating mga tinalakay. Nabalikan na natin yan. So, ngayon naman, alamin natin ano yung na maiuuwi ko ngayong hapon na ito. Yan. So, let's have number one. Sabi dito, siya daw ay ang encoder of the message. Sino ba yung tinatawag natin na encoder of the message base doon sa levels of communication? Meron ba sa ating mga viewers ngayon na nakikinig na gustong sumagot? Sabi dito, encoder of the message, S blank, N blank, E blank, sabi. Ano ba yun? Sino ba ang encoder of the message? So, tingnan natin. Kung sino ang encoder of the message. Yan. Thank you very much. Shout out kay Mr. Ronilo Parroca Romero. So, ang tamang sagot ay sender. Tama ka, sir. So, sabi natin, ang encoder of the message, base po sa ating levels of communication, ito po ay ang ating sender. Yan. Next, let's have another one. Sabi natin, it is a means by which the message is sent in medium. Sabi, paano daw ipinahatid ang mensahe? Sa anong pamamaraan ipinahahatid ang mensahe? So, ito po ang mga letters na available. May H, may N, may N, may L, at may tatlong missing letters. Sa levels of communication o elements of communication rather, sinasabi natin, ano ba yung means by which the message is sent and the medium? Very good, Mr. Irvi Lenahan and Mr. Ronilo Parroca Romero and Ms. Caroline Alejado. Ang correct answer ay, sabi natin, channel. So, sabi natin, meron lang tayong pagkakamali sa ating pong nakalagay. So, sabi natin, ang channel, sila po yung, balikan ko lang ha, ang channel, sila po yung medium, okay? Kung paano natin ipinahatid yung mensahe. Next, let's have the next one.
It refers to what needs to be delivered or imparted to somebody else. Sabi, refers to what needs to be delivered. Ano ba yung i-deliver? Ano ba yung gusto mong ipahatid? So we have four letters available. We have the M, the E, we have the S, and the E. Meron pong tatlong nawawala. Yan, very good. Mr. Ronilo Paroca Romero, sa atin pong Elements of Communication, sabi natin, same with Miss Caroline Alejado, ito po ay ang tinatawag nating message. Sabi, it refers to what needs to be delivered or imparted to somebody else. Thank you very much, Miss Irvy Linehan as well. Yan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Next, let's have the fourth one. Sabi, communication that requires you to deliver or send a message before in front of a group. Ito po ay pangmalakihan na. Levels of communication na. Paano? Ito daw po ay requires you to deliver or send message or in front of a group. Maramihan, more than 12. So, ang available letters natin ay U, L at I, at meron tayong tatlong missing letters. So sabi natin, ano yung communication that requires you to deliver or send message before or in front of a group? So habol po tayo. Ano kaya? Ano kaya yung atin pong sagot dito sa atin pong mga virtual listeners po ngayon at virtual watchers? Ano po kaya to? Saan po kaya ipapahatid ang ating mensahe? Ano po kayang levels of communication dito? Sabi, gusto nating ipahatid sa malaking grupo. We have the letter U, the letter L, and the letter I. So, para po mamaya makita ko, baka mamaya makita ko po ang ating sagot. Ang tamang sagot po dito ay public. Sabi natin, kapag maramihan na at sa maraming tao na, more than 12 na, ang tawag natin ay public. This is where communication that requires you to deliver or send the message in front of a group. Next, let's have the next one. Yan. We have the barriers daw of communication. What is the barrier of communication? Yan. We have three letters. We have the N, we have the I, and we have the S. And we have two missing letters. Sabi natin, ano daw yung barriers to communication? Ito daw yung nagiging hadlang. Ang sabi ko kanina, maaring ito ay physical na ingay. Maaring ito ay psychological na ingay. Maaring ito ay emotional na ingay. Yan. Thank you very much for answering, Mr. Rolino Paroca Romero at Miss Mary Elaine Martirez Maborang Tubdao, at kay Mr. Irby Limosnero Linehan, at kay Miss Caroline Alejado, ang tamang sagot po ay noise. So sabi natin, barriers to communication, ang sagot po natin ay noise. So maraming salamat po sa ating lahat, sa mga sumagot po ngayong hapon at sa mga nakinig po. Sabi natin, si Miss Caroline Alejado, si Mr. Irby Limosnero Linehan, si Mr. Romilo Paroca Romero, si Miss Mary Elaine Martinez Maborang Tudao, si Mr. Irby Limosnero Linehan, at si Miss Caroline Alejado. Baka may gusto kayong ipa-shoutout sa akin. Meron pa tayong nalalabing 30 seconds pa. Oh, sino pa? Baka may gusto kayong ipa-shoutout sa akin at ng ating mai-shoutout po bago po matapos ang ating programa. Yan. So maraming salamat po sa lahat po ng nakinig. May mahahabol pa ba sa ating po mga virtual listener? So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa akin ngayong hapon. At sana po makasama ko po ulit kayo sa fourth quarter po. Sabi natin 5:20 to 6 o'clock, Senior High School Discipline and Ideas in the Applied Social Science. So mapapanood po sa Facebook, DepEd EdTech Unit, sa DepEd Philippines, at sabi din natin sa DepEd sa YouTube DepEd EdTech Unit, at gayon din po sa DepEd TV. So maraming salamat po sa lahat ng sumama sa akin ngayong hapon. Susunod na po, thank you very much, ay ang ALS Elementary. So paalam po sa inyong lahat.